Army. Let's start off with jersey number one. Private First Class, Jeannie Sabas. Wearing jersey number five, Private First Class, Mary Jean Balse. Wearing jersey number eight, Private First Class, Jovelyn Gonzaga. At number 13, Michelle Ann Dakis. And at number 14, Private Nene Bautista. Their team captain is number 7, Corporal Tina Sala. Libero, number 15, Miss Christine Agno. Head coach, Sergeant Rico De Guzman. Calling on our air spikers of the Philippine Air Force. Let's start off with jersey number 1, Air Woman, Second Class, Rhea Dimakulangan. Wearing jersey number 6, Air Woman, Second Class, Mayan Pantino. At number 9, Air Woman, Second Class, Judy Caballejo. Wearing jersey number 10, Air Woman, Second Class, Micah Ortiz. Wearing jersey number 11, Staff Sergeant, Lisa De Ramos. At number 12, Air Woman, Second Class, Joy Casas. Libero, number 5, Air Woman, Second Class, Mary Ann Balmaceda. And head coach is Staff Sergeant Clarence Ayi Esteban. This is game one of the semifinal round. The best of luck to both teams. Okay, these two teams split their previous matches. Both their games were four setters. I think we'll need all the airtime we have here for when these two meet. First General Mosi Raben, ang dami mong binasang position kasi uh-huh. Nana. What's going to give? Anong basa nito? Anong preparasyon ginawa nitong dalawang to? Well, yung isa, Philippine Army very steady all throughout. In fact, di ba natapos tayo, sila yung nasa top na ating standings. At ang Air Force naman, yun nga, nabanggit natin kanina, peaking at the right time. So, gusto natin makita dito dito sa gerang to, uh-huh. Ang gusto natin makita ay enough na ba yung pag-peak ng Air Force to go up against the Philippine Army na yun na nga steady dun sa kanilang paglalaro. Ako gusto ko yung balasa ni Clarence na si Lisa De Ramos starting. She played well against Ateneo and she gets this slot. She is part of the starting lineup although Balmaceda is there to start up. Salak starts up going to Dakas. Dakis rather. Salak goes to Gonzaga. Testing the waters. Casas. Unang sultada, tagal na rally. Nice koran ng Air Force. Well, if judging from that first point, magandang ikot ng Philippine... pareho, no? Ng Air Force at ng Philippine Army. And the Air Force gets on board with 2-0. And let's go with the serve of Red Dimakulangan to zip ang score natin. Ang ganda na start ng Air Force. That's right. I like the movement inside the court. But doon, walang movement because Gonzaga with a kill. Diba? Ang ganda ng palo. Jovelyn Gonzaga takes the first score of the Philippine Army. Of course, as we remind you about Shakey's, it's fun family pizza, it's gotta be Shakey's. Gonzaga Dakis, part of the FPU team that won the first conference. Salak, Dakis is caught, but it's outside. Off the block hit of Rachel and Dakis gives a point to the Philippine Army. Ang mga ano, eroplano nga pala ito at saka tangke yung maglalaban. Okay. At saka ito, familiar ng maglalaban through the years. Oh, yes. Oh! Skin, si Balmaceda. Diba they have their own competition? Yeah, yung sila-sila yung AFP Little Olympics. Correct. Meron. At saka regular sila. Complete sports program yun. Basketball and everything else. 3-2 ang bilang natin. Sabas. Ito kasing Air Force, once naunahan, once tinamad, may tamaditis din ito. May tendency. Doon na inisiklaran si Steven sa kanila. Ortiz, ulog, picked up by the good coverage of Balmaceda. That's right. Ganda ng practice. Diba, hindi na may floor defense. Parehong makulit sa floor defense. That's the way you to put it. Hindi lang gumapang yung bola. And Army now in front by 2.
Axel is the official outfitter of the Shakey's V League. Sabas is still there. Hindi umiikot ang rotation ng Air Force. Oh, ganda na serve. Dimakulangan makes that happen. They go the other direction. Doc is pummels it. Tinas ni Dimakulangan. Cases! Huli! Tinas oh, Paul Maceda doing a good job. Out, out, out. And referee Bongkiki, the first man there, says it's a point for the Air Force. Ganda ng gising, ang ganda ng practice siguro nito. At saka nabuhayan sila nung pumasok sila sa semifinals. In the meantime, 4 apiece. Ito yung pinag-usapan natin kanina, Ortiz Tobalse. Oo nga pala. No? Parang yung UST connection, pero magkabila. Practice ng UST ito. Sa panahon ng tagulan, iwasan ng dengue, Lion Tiger katulang gamitin, proudly Philippine made. Balse. Casas sending it to the back row. It is Air Force now up 5-4. Si Tapik ang inalis sa starting lineup. So that's why si De Ramos. Si De Ramos kasi ang lakas makablock niya ni. Eh, isa pang veterano, ang ganda ng timing sa block. Yes. Yan talaga. So sometimes, yun yung adjustments na kailangan na ng coaches, no? Sa mga, yung sa iba-ibang kalaban. Kumbaga sa basketball, may match-up yan eh. Yes, indeed. And that's why when they won in 3 sets against Ateneo, they really prepared to work on Eliza Valdez. In the meantime, it's too close. And overheated. It is, yes, it is. Tama, Lino tama. Naman. Dinukot na ni Rhea dun sa kabila. Na over-receive it. 6-5 ang bilang natin, Mikasa, ang official ball ng Shakey's V-League. Hindi mo, ang bagal ng puntos, ano? Kasi nahaba ng rally eh. Wala to. Mga nag-aantay pumunta sa mga susunod na event. Alam nila eh, na napaka-importante nitong first naman. Win, di ba, for today. Samantala, ayaw magbigayan ng dalawa. 6-all tayo. Kaas is going down the line. Panoorin. At underhand set na nga lang ang nangyari to. Pero perfect spot for Joy Cases. 6-all ang score natin. Magsiserve si Cases. Salak. Oh, Gonzaga climbing over everybody there. My goodness. Gonzaga again nailing that last spike. Ang taas ng nilandag, ano? Yung snapping of the wrist. Ganda sa dulo. 7-6. And that's the way you want spikers to attack, with that wrist action. Dimakulangan. They're trying to work on the quicks, ha? Huh? Yeah. Balse! Pantino Balmaceda, kumain na cereal ganina umaga. Balse, salak, spiker. Out. Oh, that goes out. Jesus. Jesus. Nakikita na natin. Oh, wala ito. Lima to, lima. Ayaw magbigayan. Wala nang three, wala nang three sets. Wala nang three sets, three sets. Talaga na. Oh, Bautista got that through. And Army is first to the technical timeout mark. We will be back with the Shakey's being and clawing at each other. Lumusot yung tikada na yun ni Nanny Bautista. Let's go to a lady who stepped out of the rain. Hindi nabasa. Ano. Wala epekto. Naka-raincoat. Miyaka. Thanks, Sam. Actually, nabasa naman ako. Hindi walang nahalata. But anyway, before the game, nakita ko itong dalawang coaches kanina. Nagbibiroan silang dalawa. Itong si Coach Clarence humihingi ng isang set dito kay Coach Rico. Pero sabi naman ni Coach Rico, dati binigyan ka ng isang set, naging tatlong set at natalo daw sila. Kaya naman today, itong Army has their game face on. Sabi nila, sa sobrang daming beses nyo nang nakalaban itong Air Force, dapat you know better. Kaya naman daw, kailangan daw nila pairalin yung mga fast pace nila today. But when in doubt, kailangan nyo mag-resort dun sa kanilang advantages, which is blocking and defense. And that's what you've been seeing so far here in the first set. Back to you guys. Absolutely. Tama yan, Mia Kalim. Salamat. Hindi halatang lumabas. Alam mo naman niya, always looking good, yes, prepared. Yes, indeed. In the meantime, that is still in play, Pantino. Oh. Ah, cooking, yes. 2 straight points from Pantino. That's right. That's the sixth
attack point of the Philippine Air Force. Philippine Army having 4. Kanina kami ni Mac, pinag-usapan namin yan eh, yung improvement ni Pandino. Oh, absolutely. We like her improvement. Because dati, sa bench lang nang gagaling yan, ang dami niyang playing time, no? Right. And siguro, yun nga sabi ko kay Mac, when you're always with really good players, syempre ikaw rin eh, nakikilevel up ka eh. Exactly. Salak Bautista caught with her hand in the jar. And look at this, Air Force closing the airspace. They have scored the last 3 points. The last time Army led was 8-7. They have not scored since that time. That's why De Ramos is there. Mm-hmm. And here she is to serve for all of you. I sure serve. Salak does her thing. Pantino, cargado. From the back row, hulog. Ang lalayo ng mga first ball, ano? Yan, inabot. Huli. Gusto. Nicely done. Ortiz scoring and it is 4 straight points now by Air Force. At that was a smart move there by Ortiz. Nandun na yung blockers eh. Sarado na halos eh. Nakita niya may espasyo between the net and the blocker. Doon na, off the block na lang. Hindi na pinilit. Actually, pwede niya i-cross court eh, no? Pero hindi na. Dito tayo, porsyento tayo. Right. 8-11 ng ating bilang. It's 11 serving now. Shakey's is the place to go to for fun. Family pizza, it's gotta be Shakey's. De Ramos still there. Hindi umiikot ang rotation ng kabila. Samantala, hinulugan sila. There you go. Army finally getting that point with that power tip. Sa semifinals, na puro magagaling, ano, palo lahat, quick, open, whatever, two players will be important. Yung mga blockers and the libero. Para yung floor defense na sinasabi mo ay manatili. Panty missing the target and the last 2 points have been all scored by the Army. Dikit na dikit ang laro natin eh. Actually, kala mo, kakawalaan na yung Air Force. Lumamang right na ng tatlo. Hinahul naman itong mga aling to. Rhea. Pantino. Oh, yes. This time, it's an off-the-block point. May Ann Pantino scoring here. Look at that. Dinaan sa may braso ni Tina Salak. 12-10 ang score natin. Ay, overset. Patay sa tubig. Oh, enjoy Cassis. Yun yung kailangan mo gawin over a very tall Tina Salak. You need to swipe it away from her. Yeah. Do all the things that you need to misdirect her. Ilangin mo. Oh, playable. Ito, free ball. Setup job. Coming up. Ah, the favorite. Oh, this time, yan yung hinahanap mo kanina when cross-court on that running hit. And she's in the groove. Her team is ahead by 4. Bible, eh, di ba? 14-10. Di ba? Yun naman paulit-ulit na sila. Oh, very paulit-ulit. Basic. Naman. Diba? Naku, huwag kayong paluluntagin si Casas. Oh, Tina Salak. Just too smart. Putting it where nobody was there for the Philippine Air Force. And the leader is in charge. Boo. Taas mo lang, taas mo lang, taas mo lang. Doon tayo. Ano pa eh, no? Weaker hand, right hand ang ginamit eh. Kanan eh, no? Di ba kulangan goes the other way. Nabasa yung running this time. Huli siya. That's right. Yung cross-court running ni Ortiz. Inadjustan na nung blockers ng Philippine Army. Sa panahon ng tagulan, iwasan ng dengue. Lion Tiger katulang gamitin proudly Philippine made. Yan naman ang coaching tip naman ni Rico de Guzman kanina. Yung running, tumatalo na kayo, hindi nakatago pa. In the meantime, pakatok-katok-katok ang Army. Down by 1 na lang. Hindi talaga magpapaiwan. Kanina to sa 4-point lead for the Philippine Air Force. Pero eto na. Tumalon si Pantino eh. Gumalaw yung paa niya eh. Wala siyang balance. Wala siyang center. Tabla tayo sa 14. Makinig tayo kay Clarence Esteban. Actually, kung makikinig yun ng mga timeout, may dalawang pamilyar na linya. Bawi tayo, bawi tayo, bawi tayo.
May isa dyan. Yan ang ending. Pero ang nakakatawa dito sa timeout na to, kanina, si Coach Rico, yung timeout was all about receive. Kaya naman, after nung 4-point swing nitong Philippine Army, nag-timeout si Coach Clarence, kanon din ang kwento. Receive din ang pinag-usapan. Actually, magkambalho yan si Clarence at saka si Rico. Nagkakarinig ka, may Bluetooth lang. Pinaghiwalay ho nung maliliit sila. Kinangkop. Ano tawag ni referee mo? Overreaching. So Air Force ending that long stretch as Mosey pointed out correctly. Naka-apat na sunod-sunod ang Army. Those of you watching on the stream, good afternoon. Kunwari nagtatrabaho kayo, pero hindi ko hindi ko ibibisto yan. Pinulugan! And Deramos. I'd rather... Isa lang yan. Pero ito si... Ayun, si Judy Caballero, naisahan yung Army sa kabila. No? Linis, sabi niya. Hindi lang tira na setter ito. Oo, dahil parang setter ang ginawa niya. Di ba? Mukhang magsiset siya. Pero last minute, binato sa kabila. Alam mo yan, pag nakita... Alatina Salak, ika nga ni Miyaka. Alam mo, pag nakita mo, when they start doing that in the high school games, now you know, the shake is really has just permeated every kind of nook and cranny. In the meantime, Salak lifts it up. And oh, hindi gumapang over the net. Well, Philippine Air Force now having 11 attack points, a block point, and 2 service points. Pero ang Philippine Army, 6 na attack points pa lang. Yes. Hindi tayo sanay, no? 1 block point and 3 service points. Kaya tuloy napako na sila. Yun, okay. Sabi mo nga, 4-point swing. Yan naman, volleyball talaga, no? Ito, yun yan, tinapon. Rhea, di ba kulangan? 3-point swing. 3-point swing ends and it now becomes the first point of Army after a long time. Well, Philippine Air Force, that's why they have this 2-point lead. 11 digs na sila so far against Army's only 5. Okay. So more than double. Balmaceda is very alert this afternoon. Correct. Over. Ay, nanggigil. May nanggigil. Oh. Ba't ka na nang tawag? Army asking for a net violation. Na ikagulat naman ni Rachel. Ito, no. Nagkagulo rito. Let's take a look ito at that once again. Hindi, wala. Tingin ko ha. Tingnan mo ha. Paano, tingnan natin paano gumalaw ang net. Kasi gumagalaw yung net eh. Okay. So tingin mo? Parang kabilang kamay yata ni Judy eh. But violation not called. Ito buhay pa. Ayaw mo matay ang bola. And labas. Alam mo, na-frustrate ang Army. Hindi nila magawa yung gusto nilang gawin. Then normally, sila yung in control. Iba yung laro nitong Air Force eh. Alam mo, pag nakapalusot ka ng playoff talaga, iba yung attitude mo eh. Now you can take anybody. Kala nyo ha, pang apat lang kami. Ito. Hello, Gonzaga! Si Gonzaga, hindi na inintat. Wala ng third ball. Second ball pa lang. Went for the kill. She gets the point. Yan yung kailangan mo dito sa game na to if you were on the side of the Philippine Army. Baguhin mo lang yung tempo. Yes, indeed. Diba? Kasi hindi mo makuha yung tempo mo eh. At samantalang yung Air Force, in their rhythm, in their groove. Alam mo? Oop! Nakuha. Buhay pa. Lampas. Oo. The referee was actually looking at the line judge. Kasi siya yung may mas better view. So the ball was officially out already and out of playing zone. It's 17-19. Reminder lang po, sa panahon ng tag-ulan, iwasan ang Bengal. Lion Tiger, katulad ngayon yung proud day Philippine made. Samantala na, sayang yung serve ni Dakis. Nakakatawa ang player, ano? Katapos mag-mess up ng serve. Tara, isa lang yan. Tara. Pero mainit pa ulo. Kumukulo-kulo pa yung gano'n. Oh, diba? Nainis to sa ginawa. Gonzaga skids to the floor. Okay, balls eh. Putting it close to the net. But Pantino way up in the air, partner. Alam mo si Pantino,
para siyang broad jumper o kaya high jumper. Watch how much height she gets here. Grabe yung elevation. Tsaka yung buwelo niya, ang layo. Check ang sapatos, baka may spring. May racket yata. Something. 21-17. Oh, there you go. Yun na pinag-usapan natin kanina in our pregame. Magiging importante yung quick ng parehong koponan. Yung quick players, just like Mary Jean Malsi on that last play. Quicks are important because these are the snappy sets and kills that do not allow that the defense to get assembled. Here comes their version. De Ramos is caught. And look at this, the Army waking up. Probably, could it be at the last necessary moment? Medyo huli. Diba? Yung set ni Rhea de Maculangan. Nandun na yung blockers. Both coaches coaching hard here. Pantino gallops. Sumisigaw si Agno. Whoa! Balse! Once again, Ging Balse. Actually, sinasabayan mo yan eh. Pagtakbo niya yes, sa net. Yes, correct. That is off the block and out. 22-20. Maisalba kaya ng Air Force ito. Medyo gumagapang na score nila. Ito yung familiar sub-pattern na si Mana and Yonko come in for De Maculangan and Caballero. Coach Clarence wanting a full front line for this last stretch. Ambara, no? Kasi ito, taas ni Yonko who's coming off an injury. De Ramos, Pantino is there. Let's see how this threesome fares. Saka para kompleto option mo sa harapan. Balse, ayan na. Nakuha ni Balmaceda na. Pinaluan sa taas. Balmaceda dinukot. Balik kay Pantino. Salak sa kablang panig. Huli si Bautista. Pinas, pwedeng play ball. Play ball nga nangyari. Inabot ni Balmaceda. Ginawa ni Semana kay Pantino. Gonzaga, muntik magkahiwalay-hiwalay ang balikat. Pinalo ni Bautista. Tataas ni De Ramos. Pantino, lundagan time. Haba ng rally natin, partner. Oh, inside. It ends with a Ging Balse quick hit. Sunod-sunod ang palo ni Ging dito sa last stretch ng ating first set. You don't want the veteran suddenly percolating here if you're the Air Force. And Balse exemplifying that they're holding on, the Air Force that is, to a simple one-point lead. And Balse crumbles to the floor in disappointment. That's a sorry miss from the service line. Yung ganun, ano? Veterana. Gusto mo magtago eh. Bigla na lang, 23 as Andaya comes in. Andaya usually comes in to serve and to provide some strength in the back row. Alanganin. Oy! Kainis. Kainis kung Air Force ka. That's right. Sabas off the block hit gets them the point. Alam mo yung kung improvement ni Pantino dito sa kabila? Sa kabila si Jeannie Sabas. Yes, naman, indeed. Diba? Si Jeannie Sabas, may isang laro. Naka-best player pa yan eh. Tingnan natin kung matatabla ng Army. One-point game. Lamang Air Force. Hulog. Sa kabilang panig. Dakis! Sa dating niyang kakampi, si Wendy Simana. Sa dating setter niya. FEU days. Tabla tayo sa 23. Baba. This is anybody set now. Hey! Nene Bautista, all set to serve. Balmaceda has been steady here in the first. Buhay pa, hindi naman pumipito si Bukiki. Hulog. Hala! Sabas! Walang sumunod din sa bola. Si Rachel, at kanina pa niya kinukulit si referee mong Kiki. Di ba sir, ano na yon? Patay na yon. Kalusot ang Army. Ano mo kung mga tignan natin kung sasagot ang Air Force. Pantino, hello! Oh, hindi pa. We are tied. At again, first set pa lamang ito. And you're right about the development and the stepping forward of Pantino. It comes at the right time because Air Force can rely on her as an additional weapon.
reception by Agnong. Mahaba. Parang pinag-glaze sa spaghetti. Oh! Oh! What a way to win the set! Right. And